Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ariel Santos. Narito lang po ako para magbahagi ng isang bagay tungkol sa aming denominasyon. Kami po ay Charismatic Episcopal Church at kami po ay napaka-pro-life at dumidepensa sa buhay, sa karapatang ng taong mabuhay at sa pagpepreserba ng dignidad ng buhay ng bawat isa. Ng mga bata na nasa sinapupunan pa, ng mga pinanganak na, ng mga tao, lahat ng tao, bata, matanda, babae, lalaki, dahil lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng buhay. Ito po ang pinaka magandang kaloob niya sa atin, ang buhay. At napakahalaga sa kanyang mata ang bawat isa, buhay ng bawat isa. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang sariling buhay para ma-restore ang ating buhay na sinusubukang sirain ng kasalanan at ng kamatayan. Ito po ang aming ginagawa. At nagtinalaga po namin ang ikatlong linggo ng Enero tuwing taon para i-celebrate ang tinatawag naming the Feast of the Lord, the Giver of Life. Para ito maparangalan siya at ma-celebrate ang buhay na ibinigay niya sa atin. At kami po ay aktibong-aktibo sa at against sa mga bagay na makakasira sa batang nasa sinapupunan at sa buhay ng bawat isa. Kaya kami po ay pro-life, very very pro-life. At ang ginagawa po natin ay lahat ng mga bagay na magpo-promote sa buhay. Dahil ang kalooban ng Diyos ay tayong lahat ay magkaroon ng buhay na masagana, buhay na walang hanggan. At dahil po dito, mayroon kami mga ministeryo, mga programa na nagpo-promote at lumalaban sa mga pilit na lumalaban sa ukbikitil ng buhay. Dahil kami po ay naniniwala na ang Diyos ay hindi pumapatay. Ang Diyos ay nagbibigay buhay. Sabi po ni Jesus, "The thief comes to steal, kill, and destroy. But I came that they, all the people, may have life." And Jesus is the exact representation of the Father. Di ba? Kung ano si Jesus, siya rin ang Diyos Ama. Ganun din. Kaya alam natin na ang Diyos Ama ay, ang kalooban niya ay kahit isi man ay hindi mawalan ng buhay. Kaya sana po burahin natin sa ating isipan na ang Diyos ay pumapatay. Sinasabi po ng iba ay kinuha na siya ng Panginoon, kinuha na siya ni Lord. Hindi po nangunguha si Lord, nagbibigay po siya ng buhay. It is the thief who steals, who kills, and destroys. Ang Panginoon, nagbibigay buhay, nagkakaloob ng buhay, at ginagawa ang lahat para ang ating buhay ay maging abundant. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, masagana, malago, at kalugod-lugod sa Kanya. Nawa tayong lahat ay makiisa sa pagpapromote ng buhay dahil ang buhay ay galing sa ating Panginoon. At pahalagahan natin to, ating mga katawan, ating kagalian, ating buhay espiritual sa ikalulugod ng kanyang pangalan na nagbigay ang Panginoon na nagbibigay buhay. At yun ang ating dahilan kung bakit tayo nabubuhay upang magbigay ng papuri sa Kanya at upang malugod siya sa ating mga pamumuhay. God bless you po. Salamat sa pakikinig. At nawa ang kapayapaan ng Panginoon ay patuloy na maghari sa inyong mga puso at inyong mga buhay.